Naranasan niyo na po bang mautusan ng inyong boss o di kaya'y mga magulang na kung saan pinapagawa nila ang isang bagay na mukhang imposible? Ako po si Pau, samahan ninyo akong namnamin ang karunungan ng Ebanghelyo habang naglalakbay sa landas ng pag-asa. Ang pagbasa po natin ngayon ay hango sa panulat ni San Lucas, ikasyam, isa hanggang siyam, na kung saan tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may karamdaman. Sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Ngunit sila'y pinagbilinan na huwag magbaon ng anuman para sa kanilang paglalakbay. At makituloy sa alinmang bahay na tumanggap at natili roon hanggang sa pag-alis sa bayang kanilang dinadalaw. Ako po ay magpo-focus sa Lucas 3-4, na kung saan nagbili ng ating Panginoon ng mga praktikal na bagay at iba pang gawain tulad ng panunuluyan sa bahay ng may bahay. Nung tayo po ay malaya pang nakakapaglakbay at wala pang COVID, kapag tayo ay aalis ng ating tahanan para magbakasyon, usually may checklist tayo eh. Damit, pera, pagkain, saan matutulog, gadgets na dadalhin. Kung may kasama pa tayo mga bulinggit, magtatanong pa yung mga yon, may wifi ba sa pupuntahan natin? Kaso, iniutos ng ating Panginoon na huwag natin itong gagawin kapag pupunta tayo sa misyon. Bakit nga kaya? Hayaan nyo ako magbahagi ng 3 bagay hinggil dito. Una, umasa tayo sa kanyang biyaya. Isa po sa pinaka-challenging na kasalanan ay ang pride o kayabangan. Isa po ito sa pinaka-paborito kong kasalanan. Kapag madalas po kasi tayong umaasa sa ating kakanyahan na talento, malamang sa malamang iisipin natin na ang natatamo nating blessing ay galing sa atin. Nalilimutan natin na ang lahat ng meron tayo ay mula sa kanya. May isa po akong karanasan na kung saan magbibigay kami ni Brother Bobby ng isang seminar sa isang lugar na hindi po dinadaanan ng mga public utility vehicles. Hindi rin naman po ako makakakuha ng taxi dahil punuan ng pangapanahon na yon. Napadasal po ang inyong likod. Nang biglang may humintong sasakyan sa aking harapan at ako ay kanilang isinabay dahil sila rin daw po ay a-attend ng talk kung saan ako po ay isa sa facilitator. Sabi nga po sa Santiago, 17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Mas nagiging bukal sa ating loob ang ating pasasalamat kapag tayo ay umaasa sa Diyos dahil alam natin na ang lahat ng ito ay kanyang mga biyaya. Ikalawa, nararanasan o maranasan ang kanyang presensya. Makakaranas tayo ng lungkot kapag tayo nawawalay sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit hindi tayo iiwan ng Diyos na mapagmahal. Gagamit siya ng mga tao, pangyayari, o kahit mga inspirational messages tulad nitong landas ng pag-asa upang tayo'y paalalahanan na hinding-hindi niya tayo iiwan. Ikatlo, abutin ang tagumpay na Diyos ang kasama. Paano nga ba aabutin ang tagumpay na kasama ang Diyos? Pag inisip natin kasing mabuti, tanging tagumpay na kaloob lang ng Diyos ang may matamis na tagumpay na pangmatagalan. Maaari kasi tayong bigyan ng tagumpay ng mundo, ngunit ito'y pansamantala lamang. So, paano nga ba natin makakamit ang tagumpay na galing sa Panginoon? Simple lang. Isama natin siya sa bawat hakbang. Isangguni natin sa kanya ang bawat gagawing desisyon. Kung hindi tayo lilihis ng batas, hindi tayo maliligaw ng landas. Kung mananatili tayo sa kanyang gabay, mapapasa atin ang kanyang tagumpay. So ano meron tayo? Umasa sa kanyang biyaya, naranasan ang kanyang presensya, abutin ang tagumpay ng Diyos ang kasama. UNA. Una, unahin natin ang Diyos sapagkat siya ang bukal ng walang hanggang pag-ibig at biyaya. Sa katunayan, isa sa kanyang parangal o pangaral mula sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay
pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kaloob. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Dahil ang tunay na kayamanan ay ang makilala, makapiling at mabatid ang loob ng Diyos ang ating sinusundan. Kung kayo po ay na-bless nitong isang simpleng reflection na to, maaari po lamang maging hope giver po tayong lahat. Please like, share, subscribe, Pathways of Hope at Landas ng Pag-asa sa dito sa Facebook, YouTube, Spotify at Instagram. Muli, ako po si Pao, muling lingkod na nagsasabing pagpalain po tayo ng Diyos Amang Mapagmahal, Diyos Anak na Mapagmahal, at Diyos Espiritu Santo noon, ngayon at kailanman. God bless po.